Oras po natin, 8 minuto na, makalipas sa 9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator JV Ejercito, Secretary Boying Rebulia, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Baka kayo po ay nakikinig sa executive session, kitang-kita nyo naman po yung kanta eh. Hindi ko alam kung sino pinapatamaan itong ating musical director eh. Parang linggo-linggo. Ha? Linggo-linggo yan, linggo-linggo. Parang alam ko kung kanino papunta yung kantang yan pero hindi ko nasasabihin. May mamaya na lang, makinig po kayo hanggang 10:50 ng umaga. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito ang barkadang executive session, Justice Secretary Boying Rimulya, Senator JB Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Pao Capino. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Si General Widodi Very busy. Pero bago lahat, batiin muna natin ang aking kasamahan, si Senator Joel Villanueva. Happy birthday sa ating happy birthday. Happy birthday. Balita ko si Senator Joel magko-concentrate na sa ano. Saan? Yun sa Jesus is Lord. Mabuti naman. Oo. Maganda yun. Graduate na ba siya? 2020. Pero parang yun ang tinitignan niya. Kasi, kung ako sa kanya, baka pwede kong i-advance. Hindi, importante kasi maayos niya. Kasi si brother Eddie, medyo ano na rin eh. Kailangan not getting any younger. Okay pa naman, pero sabi niya, tinitignan niya, parang tinitignan niya sana. Saya kasi, laki na nun church. Malaki na yung JAL. May international pa yan. Tama yun. Ang ayaw natin mangyari yung mga grupong ganun na native, homegrown, na mga ganyan, kagaya ng kay Brother Mike, na wala nang continuity. Sayang. Pero yung si Brother Eddie, nakakatuwang kausap yun. Hindi, mabait na kausap yun. Mas mabait yung kaysa dito kay Senator Joel. Happy birthday, Senator! Gando na lang kasi birthday eh. Palagpasin na natin. Ikaw, Ed, hinahanap ka ni Brother Mike at saka yung kanyang son-in-law. Ah. Dako! Hindi ka nagpapakita eh. Bigat. Sino ito? Bigat, si Mark. Parang JJ? JJ! Dating Malabon Mayor JJ Yambal. Maganda umaga sa'yo. Nasaan ba nakasuot si parang JJ ngayon? Nandiyan dyan lang. Nasa Malabon pa rin. Nasa Malabon pa rin. Kasi nung huli, nasa USEC ng DSWD eh, di ba? Nandoon pa yan. Okay, President Duterte. Pero sa ngayon, inaayos niya. Inaayos niya yung ano ni Brother Mike. Yung ganun din. Baka ganun kasi, din. Kasi parang si Senator Joel, sa kanya din, lalong lalaki yun. Yung El Shaddai ni Brother Mike Cabelarde. Kasi nagkagulo sila itong 2022, nagkagulo sila eh. Naghiwalay eh. El Shaddai? Oo, yung buhay at saka El Shaddai. Talaga nagkagulo yun. Dating Manila dito ngayon. Dito Atienza. Iba naman ngayon ang ano ng pupuntahan ng Atienza Group. Ba, mabigat yung Maynila, nag-aaway. Oo, hindi, mabigat. Mabigat yung Maynila. Nag-aaway-aaway na isang araw dun sa konseyo, ha? Nag-aaway na. Yung mga konsyel, parang 17, palipat kay dating Manila Mayor Isko Moreno. Yes. Pero alam mo yan, ang makinarya na nagtumulong kay Isko para ma-elect dyan, ay yung makinarya ni Danny Lacuna. Tama, Asenso Manila. Pinaghahatian din. Kaya lang, alam ko, yan ang inaalagaan ni Mayora. Tama. Sa Manila. Ang problema lang, kung totoo yung survey ng OCTA, ang layo ni Mayora. Parang 75% si Isko, 13% si Senadora Aimee, parang 5% lang si Mayora. Ganun ba? Ganun kalayo.
Yung Octa. Octa Reserves. Kasi yung Senador Manny Villar, 1%. Sabi, medyo mahirap pabulin yun. Kaya pala, kung mapapansin mo, parang panay ang labas ngayon ni Mayora. Nakita ko, naka-jacket pa eh, tsaka nakasakay sa bangka eh. Oh. Meron na, meron ganyan si Mayor. Pero, yung sinasabi mo na, no, Sen, Sek at Pau, yung nag-away talagang nag-away. Nag-away sa konseyo. Yes, kasi nag-away din. Hindi naman. Nagsigawan. Nagsigawan sila eh. Kasi parang yung... Nagpepwesto na. Hindi ko kasi maintindihan. Sayang. Nakakalungkot dahil matagal sila magkasama eh. Taka, at saka pagkakaalam ko, si Danny Lacuna, nung vice mayor, alaga talaga niya si Isko, nung konsyel pa. Tsaka ano yung magkasama talaga yan. Kaya lang politika talaga. Politika minsan, eh. Yan ang nangyayari. Hirap talaga yan eh, no? Pero ngayon, si Yorme, malakas din sa ano, sa national survey. Pwesto niya sa Senate. Oh, pero magaling ang narrative niya. Magandang narrative niya. Tsaka magaling siya magdala. Magaling magsalita. Tsaka hindi nawala eh. Magandang narrative. Present dun sa huling dalawang taon na nawala sa pwesto eh. Di ba? Sabi ko nga sa kanya eh. Sabi ko pag-isipan din niya. Kasi alam mo, si Yorme, kahit ano eh, ano yun eh, common sense, ano yun eh, street smart. Makakatulong din yan, no? Either sa Senate o ano man ang kanyang mag-desisyon. Ano yan? University of Common Sense. UCS. Sabi nga nila, next to the Philippine President, eh, maganda yung mayor ng Maynila. Capital City eh. Pero araw yan. Pero ngayon, eh, iba na ang Metro Manila eh. Naging ko na rin. Naging Metro. Malaki na rin. Naging Metro. Makati is very prestigious. Yeah, may, kaya kung mapapansin nyo noon, hindi kahit ang Paranaque, very prestigious eh. Pero kaya ang nakita mo, Sec, ikaw ba hindi ka tatakbo mayor, Ed? Ha? Sa Paranaque? Di ba? Kapalitaan ko. Iniintay ko pang magbigay si Edwin Olivares eh. Hindi, teka. Anong balita sa labanan ni Tambunting tsaka ni Brian? Sa mayor, palagay ko maluwag ang laban ng mga Olivares tsaka sa first district. Okay, yung ano nga. Palagay ko yung sa second district. Sa pag tumuloy si Brian Yamsuan tuloy tsaka na. Si... Tuloy na yun. Gas Tambunting. Yan, dyan magkakahiwa-hiwala yan. Ano nga scoring? Aba, eh, si Congressman Gas, laging dikit ng laban yan eh. Hindi yan naka-landslide sa second district eh. Pero never. Laging dikit. Ang problema ni Congressman na magiging mayor ulit, Edwin Olivares, yung vice niya. Magpapalit ba? Yung vice ang problema niya, yung group 1. Ay, si vice mayor Joan Villafuerte. Villafuerte, Goles, Bing Babis. Yung ba si Villafuerte, sino ano yan? Asawa niyan? Yung dating nandun pa ba? Nandun, DepEd. Ah, nandun pa. Tsaka nanalo as independent, no? Hindi ko alam eh. Oh, yes, independent. Diba? Independent siya. Ang kasama kasi ni, ano, si ang kasama Binky, kasi si Binky. Pabis. Pero yung tingin ko doon sa mayor, si Rico Goles, maluwag yun pati sa first district. Hindi, mahirapan silang doon sa magkapatid. Ang lalaban Vice sa mayor, ang laban dyan. Ang kailangan lang ni Mayor Edwin, kailan ayusin niya ang tatay niya? Si Doc. Naku, iba. Ano si Kapitan. Si Kapitan. Eh kasi nagagalit dahil yung kapatid niyang isa, yung babae, hindi nila pinagbibigyan. Eh. Hindi, nakapustura na yun. Kapitan ng San Dionisio. Pero marami talaga labanan, di ba? O within Metro Manila. Nagulat ako, marami. Congress, Las Piñas. Aba, tumakbo si Mama Bear, eh. Ibang usapan yan. Nagdeklara. Pero ano, may nakita ko survey dyan. Ang malakas dyan yung anak ni Nene. Oo. Tsaka yung asawa ni Nene. Oh, yun nga eh. Malayo. Kaya nga si Senador, dating Senate President Manny Villar, ang dinig ko, eh kinukumbinsi si Senadora. Ang labanan niya, 2015. Mag-Congress muna. Mag-Congress. 15 lang si Chesha. Ang problema ni Mama Bear, ang pinapatakbo niya, yung anak ni Baby. Ah, si isa, ano? Yung lalaki. Sino? Eh, di pinsan sa pinsan. Oh, pinsan sa pinsan. Anak ni no? Baby. Yung kapatid nila. Si Carlo. Mahirap. Baka yung... Malakas yung nene group. Yung nene talaga. Yung nene group. Kasi nene group. Kwan na yun eh. Talagang... Yun naman talaga. Yung sinasabi ni Sec. 70% yun. Yun ang mayroong organisasyon. Pagkatapos ni Lolo Pilimon eh. Siya na eh. Yun na talaga eh. Di ba? Oo. Bunti lupa, another problem. Rad. Oh, bakit? Sine? Ay, nako. Babalik ba si... Hindi. Nagkaroon ng coalition against Rufi. Ganon? Oh yes. Mabuti naman. Si Temi. Yung vice mayor ngayon, tatakbo mayor. Sumindak. Tapos si Congressman Fresnedi. Kanina. Si Fresnedi. Jimmy. Stay siya. Stay. Kanina yun, gitna-gitna lang. Gitna-gitna siya kasi ano eh.
si Mundak, native Muntinlupa. Ang kasama niya, Tevez. Pedro. Tevez. At Tevez. Ang kasama ni... Si Aldrin Libren-Tubig. Aldrin Libren-Tubig, kasama nung Sumundak. Si Mundak group. Oh. Ang kasama, Aldrin San Pedro. Oh, San Pedro. Aldrin San Pedro. Ang kasama ni Rufy, Jojay Alcaraz. Ah, may hinahin. Dati na lumalaban yun eh. Oh. Ang daming exciting, ano? Ang dami. Na Marikina, Marikina. Yan. Iyon, ako, exciting din yan. Pero yun, Chodoro. Chodoro versus... Head to head. Versus, alam mo, yung nakita ko Kimbo. Lang doon. Yung Chodoro. Buntisin si Mrs. Parang acronym nung buntisin si Mrs. Parang ganun eh. Saan yan? Sa Marikina. Alam sinabi? Yung, napaka-offensive. Ako, lalaki na nga ako. Parang... Si Miro, kay Miro. Si Miro ba yun? Ang corny, Miro, Congressman Miro, ang pangit, palitan nyo na. Baka yan pa ay katalo ng misis mo. Mm. Diba? Eh, diba, yung mga ganyang usapan. Huwag ganyan. Walang diba? Ganyan. Pangit ba yan? Meron pang way out yan. Oh. Mm. Kung maapoy si Stella. Si Stella. Oh. Yun ang way out niya. Oh, DDI, pero, pwede yun. Oh, meron na eh. May, pero acting lang. Acting no? lang. Acting may lang. Acting. Medyo acting. Mahusay na yan. Ah. Yung Roque. Roque. Yung may-ari ng kamiseta. Oo. Oh. Okay. Pero si Stella, napakahusay na ekonomista yan. Mas magaling yan kung kay Miro Kimbo lang. Mausay na din. Ba't naman, ganun ang ano mo kay hindi, sa pananaw ko lang, eh. Sa pananaw ko. Sa performance. Mausay. Di ba? Sa substance. Nalalim. Mas magaling si Teacher Stella kaysa kay Miro Kimbo. Nung magkasama sila ni paring Mike Defensor, maayos naman sila eh. Pero si Miro puno ng pag-ibig yan. Uy! Give me a little love. Diba? Abogado naman at maayos mo si Miro. Ay, naging maayos talaga yan nung nagpag-ibig. Eh, talagang... maayos na maayos. Maayos na maayos ang naging... Ano, pumala. Ha? Pumala. Ginapala, ginapiko. Diba? Kadamong kwarta. Oh, eh, maraming salamat. Dami pala, ano? Exciting, no? Ang dami exciting. Makati. Makati. Kaya, Makati, tigig yan. Makati, tagig. Mahalos magkadikit na ngayon. Oo. Hindi, maglalaban rin ng Samora ba? Tsaka, ano? Oo, balita. Si Pami. Pami. Eh, maraming ganoon. Tagig. Pero mahirapan sila doon kay... mga sa mga Cayetano sa Taguig. Tingin ko lang, ha. Hmm. Palagay ko... Si Lani naman na sekreto dyan. Oo, palagay ko safe na safe yung mga... Galing si Lani. Yung magkakagrupo sa mo. Local, ha? The best si Lani. Biruin mo, tiga San Juan ka, lalaban ka doon sa Taguig. Eh, ano ba naman yun? Si Pami. Ang kasama ni... Pero ang bumuhay doon, yung mga Cayetano rin. Ang kasama. Kung hindi naman dinala ng mga Cayetano ron, baka kung siya, di manalo. Talaga may track record ng mga Samora. Oo. Kung sino yung mabumuhay sa kanila, kinakagat nila. Naku, eto na naman. Yan lang, di ba? Ang gusto ko dyan sa San Juan, maging maganda laban. Ewan ko lang, paano ba postura kasi dyan? Kasi nakapag ano siya, na-systematize sila, nakapag, alam mo, kung confident ka sa iyong liderato at alam, tingin mo mahal ka ng bayan, bakit kinakailangan mag-imbak? Ang daming dying voters dyan. As a matter of fact, whole election, yung mga dayuhan, no, ng mga retired basketball player eh hindi naman taga San Juan eh naipanalo nila na talagang nakakaano naka-imbak ginawa retirement home ang aming konseho. Ay, okay, mga pogi yon, yung mga pogi. Mga pogi. O si James Shaff, nandyan eh. Si Mayor, ayaw nung nakakakita ng pangit. Gado. Gusto ng pogi. Artista. Mga hindi matagasanuan yung mga yun eh. Pero si Mayor, gusto ng puro pogi. Ang isa pang malaking... Pogo o pogi. Ang isa pang malaking ano dyan, Laguna. Ayo, kasi magla-last term si Ramil, si Gob Ramil. So, sino ba yung kapatid ng lalaban daw eh? Asawa. Si Ruth. Asawa. Tapos si Kong Sol. Oh, Sol. Tapos si Dan. Kong Dan Hernandez, tsaka si Vice Governor Karen Agapay. Yes. So, Karen. Tatlong babae. May tulog sila kay Karen. Tatlong babae laban kasi isang lalaki. Talagang babad yun eh. Oh, babad yun. So, ilang taon na yun na nag-iikot. Oo. Very low profile. Low profile. Pero very amiable. Product din ng JCI yan. JCI din yan. Oh, hindi. Saka efisyente yun. Ang kulang na lang doon pagka mayroong bumakap doon na maganda, mahirapan sila ron. Mabigat ang Laguna. Daming ano. Kalookan. Ayan, mas mabigat yun. Mas mabigat din yung Kalookan. Mas mabigat yung Kalookan. Yung si dating senador, Sanitrillanes. Kaya ang balita ako naman doon, pag medyo alanganin daw si Along, si ang lalaban yung tatay. Oka mismo. Ang nasa Congress na ngayon ang tatay. Oo. Si Kong Oka, malapitan. Si Kong Oka mismo. Hindi na kaya si Oka. Si Kong Oka mismo. Yung Malabon, mabigat din yun. Another mabigat. Pagka bumalik yung mga ureta. Another mabigat. Three-way fight. Mukhang three-way fight. Hindi maganda, ano? Hindi maganda ang laban ni Ureta.
Ah, ganun ba? Siya baka maging three-way fight doon. Oh, kasi si Mayor Genie. Kasi nawala siya. Tapos ang lagi nandyan, yung mga Sandoval, tsaka si Renovel, si Jay Lacson. Yung magandang laban yun, kung si Jay Lacson, si tsaka Jay tatak mo. Huwag lang, huwag lang magpapakita yung best friend. Pero siyempre, lamang lagi ang incumbent. Kung ako lang kay Jay Noel, kay Jay ang Lacson, incumbent, lagi lamang. Huwag lang magpapakita yung, sinasa, yung ano ni Pau. Pag three-way fight, lamang, lamang incumbent yan. Lamang incumbent. Pero kung ano nun, mahirapan sila doon kay Jay Lacson. Kay Jay. Kay Jay. Yung asawa mo lang, pauwi mo na sa Tacloban. Muna. Habang nag-e-eleksyon. Di ba? Baka makabawas pa eh. Hindi, kaso lumipat na rin ng ano eh. Ng residence. Mukhang tatakbo rin sa Malabon. Ha? Hindi na nga malandalo party district. Wala na. Si Brad mismo ang tumira. Si General Dodi. Na-annihilate na yung Anwaray ng ano. Si General Dodi kung kaso rin eh. Kaso doon. Oh, siya nagkaso doon eh. Sa Anwaray. Sa Anwaray. Kaya na-discard yun. Dati dalawa pang sit. Oh, dati. Time. Lakas ng Anwaray. Eh, talagang ganun eh. Lalaban ba sa Malabon yung si... Mukha, may na... Kasi nag... Imagine, ang hinawakan ni Bem, committee on accounts. Yes. Naku, kung bigat. Bago ito, nagtakbong kay Speaker Boynog, di ba? Panahon ni... Nogi. Pinoy. No. Panahon ni Pinoy. Pinoy. Sa Ali Belmonte. Pero I think pinalitan din siya niya, no? Ni Madrona. Budoy. Diba? Yes. Eh, yun kasi lang. Kahapon, guest speaker ako sa commencement ng ano ng exercise ng Malabon City University. Marami akong nakita ng tarpoli ni Bem doon. So, nag-relocate na siya sa Malabon. Doon madidiscaril si Congresswoman. Break muna tayo! Best pa namin si Jay Lacson. Oras po natin. Medyo 5 minutos na. Makalipas ay kasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Abier. Kasama po natin Senator J.B. Ercito, Secretary of Justice Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz at si Paolo Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Pero bago tayo magdiskurso ng mga balita, ako ay natutuwa lang kay Justice Secretary Boying doon sa ginawa niyang pag yung stay order no para do sa nilalabas na ruling ng Bureau of Immigration na within 60 days daw eh kailangan mag-pack up ng mga foreigners na empleyado ng POGO. Hindi kaya create the policy for the national government. Correct. Malaking very very far reaching implications niyan eh. Ang daming pero mas natuwa ako do sa sinabi mo na prangkahan, 'di ba? Merong mga kumikita riyan, 'di ba? Diba, wag naman ninyong gamitin itong issue na palabigasan na gawin palabigasan. Oh. Ito naman hindi ko maintindihan. Kailan orderly ang ano? Dito kay Commissioner Norman Tansingo. Commissioner, nagsabi na si Presidente na hanggang end 2024. Bakit ikaw bibigyan mo ng 2 buwan? Hindi ko maintindihan eh. Dapat, yun ang deadline, pero kung gusto nyong agahan, diba, meron tayong mga mechanisms. Ito, in coordination with DOJ, PAOK, with the DOLE, yung sabihin holistic ang approach. Pero namin yung pinag-usapan na yun, yung sinabi ng Presidente. Yung policy ni Presidente. Bukas may meeting na naman tungkol dyan. As a Monday, pero PAGCOR lang sa Executive Secretary ko. Pero ibig ko sabihin, ang importante kasi dyan, orderly ang dapat na gawin. Kasi maraming policy Presidente, tama lahat. Ang problema yung implementation. Biro mo sinabi saka na yung, yung understanding ng bawat agency sa role nila. Yes. Yung maganda yun kasi dapat buuan, di ba? Kung ang presidente nagsabi na December 31 and assuming nagmi-meeting at baguhin, di ba? Pero until the president changes yung sinabi niyang deadline, that deadline stays. At saka in the case of this of POGO, you have to understand the interrelationship. Kasi halimbawa, hindi lang naman yung tungkol dun sa Pogo-Pogo yung mga naglaro. Ang daming involved Ang daming businesses involved. Kagaya ngayon, ang sinasabi ng couriers ha? Ang sinasabi ng couriers. Ano ba yan? Encyclopedia? Hindi, itong real estate, parang litio. Tsaka mabibigla. Yung mabibiglaan, kasi itong mga ito, halimbawa, ako legal, nagpunta ako sa PAGCOR, binigyan ako ng lisensya at lahat, up to 2025 or up to 2026. Nakakuha na ako ng ano, nag-rental na ako, nandito na tao, lease, lahat. Actually, hindi problema yung mga inisyo ng PAGCOR na mga, yung mga, nandun, mga licenses. Available. Mas may problema tayo. Yung mga 400. Hindi, ang talaga mabigat talaga, yung alien employment permit na inisyo ng DOLE. Yes. Kasi yun, iginagalang yung AEP na yun. Yes. So, usually may hawak ng AEP, by the rules and by the understanding and jurisprudence, ano yan?
they can seek other jobs. Yes. While the AAP is, you know, in place. Oh. Yes. Tsaka walang ano yan. Walang hindi pwedeng i-cancel ang AAP. Basta na lang. In other words, ang dapat kasing ginawa, di ba, ay pagkasabi ng presidenteng yun, o sino ang involved? Agency 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag-usap, o tayong lahat mag-usap. Yeah. Sen. Sa akin lang, tingin ko, anything done in abrupt, yes, magkakagulo lahat eh. Mm. Dapat talaga yan. May maayos na face out. Yes. Coordinated. Tama yun. Nandun yung order ng Pangulo, ng Presidente, na talagang okay. Itigil na. Pero you must understand, hindi lang yung POGO itself. Eh. Yes. Maraming mga allied businesses, real estate, services. Siyempre, transportation, food. Dapat yan. Dahan-dahan, hanapan muna natin na alternatibo. Kaya nga ako hindi ako pabor sa POGO. Pero sabi ko, dapat yan. Ginawa illegal yan. Oh. Ginawa legal. Ngayon, binawi. Dapat may face out kasi yes, it will not send a good signal in the international community. Sabihin, pabago-bago tayo. I-face out mo na maayos. Orderly and coordinated. Yung may alternative din sa mga livelihood. Siyempre, hindi tayo pabor sa kubogo pero ando na. Sundin natin pero dapat hindi pwedeng abrupt. Dapat may face out, may alternative. Pero ano yan? Definitely, by December 31, tigil na. Tigil na. So, what we do as a government towards December 31 and how we interpret everything together. Yes. Yan ang ngayon ang tinatanong. At pagkatapos, ngayon, mag-usap at ilabas yung guidelines. Ito, sabihin ko sa iyo, practical question. Oh. Oh, December 31, sasarado na. Oh no, they will work until December 31 or we face them out that by December 31, everybody is out. Ang hirap nun. Well, ang hirap nun, ha? Ako, pag ang interpretation ko doon, diba? By December 31, yung operations niyo ng POGO titigil. Oh, pero titigil yung mga tao. Pero yung mga tao, it will not go in consonance with the word of the president na wala na tayo by December 31. Kasi that means na magkakaroon pa sila ng winding down after that time. So hindi pa rin aalis yan. Hindi, kaya nga, so depende na yan doon sa guidelines na ma-formulate ng gobyerno. Exactly. Kaya dapat mag-usap lahat. So we had our initial meeting yesterday with the executive secretary. And next week, magkakaroon kami. Dapat nga may database tayo. Ilan ba talaga ang foreign nationals na nandito? Kasi yung hindi mo pwedeng sabihin, okay, kung halimbawa 20,000 o 30,000, paano mo sila papaalisin? Paano mo sila bibigyan ng ano? Paano, para hindi sila mag-underground? Ang pinag-uugatan kasi talaga is the licenses na ibinigay ng PAGCOR previously to the IGLs, eh, di ba? Hindi. Madali na i-cancel yun. Madali yun. Ang importante ngayon, hanapin yung binigyan previously. Kasi ang sinasabi nila, may 400 na naibigay eh. Hindi, wala na yun. Oh. Hindi, ang kaya nga eh. They only have 40 standing... 43 standing licenses. Pero sec, ganito. Anong nangyari dun sa mga nag-operate na yun? Illegal na ngayon yun. Illegal na ngayon yun. Yun ang habulin lahat yun. Yun ang habulin. Immediately. Hindi. Basta illegal, kagad. Wala na yan. Kaya dapat lang na nag-uusap talaga yung mga agencies. Pero ang mabigat kasi dyan, pagka sarado mo niyan, tapos nag-start catching people, baka mamaya, ang dami mo na naman hawak na tao. Yes. And you don't have the funds to repatriate them. Oh. Yun na nga isang issue eh. Sino ang magbabayad ng repatriation? Ano ka eh? Ito lang, bilangin mo lang, no? At 5,000 people, at 20,000 per person, that's 100 billion. Kagad. Tama yun. Masahe. Tama yun. Ganun na yun. Kaya lang, how much can you move in one day or in one month? Kasama na lahat. Ilang flights sa isang araw yan? Kasama na lahat. Sa libo isang araw? Time and motion study. Lahat yan. Kaya dapat tama yung nangyayari ngayon na nag-meeting yung Office of the Executive Secretary, DOJ, PAGCOR, DILG, diba? DILG, DOLET, kung sino pa man. Diba? Sinaba namin ang NBI. Sama na rin yung NBI. Hindi ko lang maintindihan. Kasi yung critical dyan yung mga NBI clearances. Eh. Yes. Critical dyan. Pati PNP, may mga clearances yung mga yan. Hindi ko lang maintindihan, Sec, kung bakit gagawa itong si Tansingo ng order na kailangan in 2 months, immediate,
Di ba? Without consulting anyone, without consulting DOJ, and contrary to the position of the president. Di, kaya nga, mabuti sinabihan ni Sec. Di ba, itong tansin ko, may problema talaga dito. Ano naman nakinig naman? Relax ka lang. So far. Wala naman choice siya, Sec. Kung di siya makinig sa'yo, talagang doon siya sa amo niya magsusumbong. Pero kasi nga, amo niya. Aba, amo niya, di taga-Tacloban. Di, ngayon laki. Pero ngayon, dahil may direktiba na si Pangulong Bongbong Marcos, ano pa rin? Ando na tayo, stop ang pogo, pero... Ano ang alternative? Phase out tayo. Yeah. Oh. Dahan-dahan, ayusin lahat. Sabi ko hindi, nga. Ako, anything done in abrupt, ano eh, magkakagulo talaga eh. Ang maganda example dyan, yung when the Philippine Senate rejected yung treaty, di ba? Yung U.S. military bases, alisin, di ba? Sabi. Phase out. Oh. Nung nireject yung tratado, form ng team yung gobyerno, ito, anong gagawin natin doon sa mga taong mawawalan ng trabaho, di ba? Ano ang gagawin natin doon? Mga negosyo, etc. Kaya nga na gumawa ng special operations team ang presidente, tapos naging Bases Conversion Development Authority. Gradual yung phase out. SBMA, yung mga ganun. Otherwise, ang mangyari doon, parang nangyari doon sa Clark, pinagkukuha lahat pati yung toilet seat. And after so many years, tingnan ninyo, yung nawalan trabaho nung nandun pa US military bases, baka doble o triple ang nagawa ng gobyerno . Because they converted the former American baselands into industrial and commercial zones. Hindi ba? Sana ganun lang ang mangyari kasi kawawa din naman yung 43,000 na empleyado nung mga pogo. Saka yung mga nag-invest ka. Yung mga nag-invest din. Oo. Hindi ba? Work. And then, anong alternative na employment, anong alternative na investments na pwedeng gawin? Halimbawa, yung sinasabi nga nung Colliers, we already have a glut as far as office expenses is concerned. 15%. Plus 20 pag wala ito. Considering na may pogo na, may 15% glut pa. 20% yung pogo. Yung mga kababayan, sobra ho sa supply. Ngayon, yung mga banks, yung pinag-utangan, ang dami niyan. Marami lang. Yan. Yung mga security guard. Transport, security guard. Hindi ako mag-worry sa banks. Kasi the banks, meron ng mga ano yan. They have risk assessment. Tsaka may collateral yan. May collateral yan. May security yan. Ang nakakaawa dyan, yung mga mamumuhunan. Pero yung mga namuhunan. I-ano lang natin, soften lang yung blow, kumbaga, dahan-dahan. Para makahanap ng alternative livelihood. Maganda yung dalawa, actually, major pronouncement ni Sec. Boying. Na ayos. Halimbawa, yung mga transport, ang dami dyan . Transport. Siguro, dahan-dahan, mag-shift sila into tourism. Diba? Mga tourism, ano sila? Service, mga dyan. Ano nga daw ngayon, Sen? Sabi ko nga, may template na . Yung ginawa dun sa BCDA, diba, ganun . So, convert natin to industrial zones, convert to commercial zones, maglagay tayo ng incentives para pumasok yung ibang mamumuhunan. At saka yung mga, no, yung mga car dealers, huwag na muna kayo mag-concentrate doon sa mga high-end. Kasi yung Alphard daw, matindi ngayon . Dadami na Alphard. Dadami na Alphard na available in the market. Ha? Mag-aabang na lang tayo. Mag-aabang na lang tayo ng luma. Yun na nga yun. Baka di ko gusto yung Alphard . Ganun ba? Front-wheel drive . Front wheel drive yun. Pero kung may pagbayan lang ka sa sasakyan, ayaw mo ng heavy duty na front wheel drive. Siyempre. Kasi no such thing. Madaling basira yun. Pero sinasabi ko sa'yo. Pero tayo pa, basta kung saan ka pumupunta. Tatanggap tayo nung Alphard, yung mga second hand nung mga pogo. Kahit third hand. Hindi, pero ang isa pang magandang naging pronouncement, yung nilinaw ni Sec, yung tungkol doon sa ICC Interpol. Maliwanag yun. Maliwanag yun. Si Secretary Boying is back. Di ba? Yun ang... Isang linggo ako nung pumasok . Oo, klaro. Alam ko kung everyday nasa office ako, pero mga 2 hours, 3 hours lang. Importante yun. Kasi akala nila talaga hindi ka na makakabalik . Di ba? Maraming nananalangin doon sa departamento mo na hindi ka makabalik . Hindi nakabalik. Mamaya commercial, bubulong ko sa iyo kung sino-sino. Hindi lang sa departamento niya. Marami. Iba pa. Umiikot. Kaya nung weekly broadcast na ni Sec. Boying, sinasabayan na yung ulan para hindi halata yung mga iyak-iyak nila. Hindi, pero swabe. Tsaka sabi nga nung isang kaibigan natin nagko-cover dyan, tinawagan ako nung isang araw, nakipag-kuan ka ba? Press con. Pare, sabi niya, iba din si Secretary Boying. Sabi ko, bakit? Kasi yung iba, pagka medyo nagkaroon ng konting karamdaman, pagbalik, talagang kala mo wala napakabait. Na. Secretary Boying hindi nagbago. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya noon, ha. Mas matindi pa. Sabi niya mas matindi pa. Mas dumiin .
Eh mamaya pag-uusapan si Jose Boy, maganda rin yung ano niya, yung na-discover dito sa oil spill. Nakakapong kasi. Mamaya. Si John Vic, Governor John Vic, yung brother ko, went to the DOJ. Kahapon. To consult with Jose Vasquez about a class suit na gustong i-file ng Cavite laban sa oil spill. Bakit? Kasi umabot yung buong coastline ng Cavite. Umabot na sa Cavite. From Ternate, Maragondon, umabot na Naik, Tansa, Tansa. No? Rosario, Kawit, Bacoor, walong ano yan. Yung coastal towns. City, yung coastal towns. Oh, yung coastal towns namin, including Cavite City. Tapos na. Eh, may oil spill. Yung mga produkto ng dagat, yaman dagat. Wala na yun. May langis na lahat, yung mga alimasag. Wala na, pagbukas mo, itim. Sayang yung aligi. Kaya yung mga palengke namin ngayon, wala. Siyempre, mga talipapa, kung saan mga subsistence ng mga tao, subsistence fishermen, wala. Di wala sila maibenta. Tama. Tsaka walang mamimili. Tama naman. Tama si so ngayon, John Vic. Kaya nag-declare siya ng state of calamity. So, kinukonsulta niya ang DOJ tungkol sa oil spill. Anong gagawin? Nagkataon, at the same day, tumawag ako ng meeting ng Interagency Committee. Ito na yung ginawa namin dati sa oil spill sa Mindoro. Okay. Oh, ito na yung sila, ano, ito na yung DNR. Ando lang, ano, ang Coast Guard, MBI. So, ito Interagency Committee. Tinuloy na namin ang meeting para ma-discuss namin yung ano ng oil spill. Kasi hindi pa tapos din ang Mindoro, ha? Hindi pa. Pero hindi, nagbabayad na sila. Ah, nagbabayad. Facts about the oil spill. Nakakalo, no? Pag oil spill. Ayun. So, meron ako ibang dinaasikaso sa kabilang kwarto. Pero nung dumating ako sa kwarto, sa meeting mismo, nakikilig ako. Nung nakita ko yung timeline, iba. Meron ako naamoy kagad. Kasi, ang itong M ano Terra Nova. Terra Nova. Itong MT Terra Nova. Ito ay binigyan ng permit to sail ng Coast Guard at ito ay umalis ng 23 July mula sa Libay. Papuntang Iloilo. Iloilo dapat ang punta. Iloilo. 11 o'clock p.m. Malakas na ulan ito. Malakas na. Tsaka may parating ng bagyo. Marami ng warning nun. May warning. Alam naman buong Pilipinas may warning na. May warning na. Kaya nga, yung permit to sail, aware ang Coast Guard sa weather. Kaya kailangan lumakas. Kahit wala pang signal, lumakas na kayo. Pwede umalis. Para mauna na. Kaya nangyari, lumubog itong MT Terra Nova nung 25 at 1 o'clock in the morning. So may saan area? 26 hours nakalayag ang barko. Na dapat ay papunta ng Iloilo. Papunta Iloilo. Sana nakalusot na. Ay lumubog ito sa Mariveles. Kalapit. 3.6 nautical miles away. Mula sa source hanggang sa sinking. Yan. Pero 26 hours, nag-iikot lang siya ron. Lintik din ang pangamoy mo, Sek, ano ha? Naamoy mo yun, ha? Hindi lang yon, kasi may mga chismis na kaming pinapakinggan na kukuha. Tsaka may intelligence reports naman na paihiye system ang umiral. Kasi yung... Kaya umikot. Yung Terra Nova yun, ay may lamang isang maigit sa milyon eh. 1.4 million. Million liters. Liters. Tapos, yung isa pang tumaob na vessel, umarang makina. Naku. Pero malaki ang fuel berth niya. Naku. Malaki yung kanyang lalagyan. Cargo area. In other words, pwedeng paglagyan. Binabang tanker. Ginawa nilang tanker, pero hinihila lang. Kahatakin mo lang. Walang makina. Barge yun. Barge. Binabite yan. Kasi, delikado yun pag walang propulsion. Yari yun. Delikado yun pag ganun masamang weather. Walang control yun. Gaganon. Para doon sa mga kababayan natin na hindi masyadong familiar doon. Krimen na krimen to ah. Doon ho sa Limay, nandyan ho yung Petron. Oil refinery ng Petron. Doon kumukuha ng gaso. Doon ho kumukuha. Pero hindi naman maandar refinery. Hindi naman maandar yan. Depo na lang yan. Depo. Sabihin yung imbakan. Right. Imbakan, dyan din ibinabagsak yung mga langis na galing sa abroad. Yes. Diba? Yes. So, ang tanong ho dyan, bakit ikaw ay papunta ng Iloilo? Eh, sa Mariveles ka lumubog. 26 hours. Nandun pa rin siya sa area. After, baka naman sabihin nung kapitan,
Hindi, hindi ito kasi maganda ang daan. Kasi malakas ang hangin dito. Hindi, pwede na ba siya bumalik sa Limay kung di niya kaya eh? Tatlong kilometro lang eh. Oo, oh, tatlong kilometro lang. Madaling bumalik eh. Tsaka by the time, sec, nakalusot na sana siya. Hindi, ano yan? Yung 26 hours. Oo, nakalusot na. Ni-estimate namin. Nasa na siya dapat? At 10 knots, lampas na siya ng Marinduque. Dapat. 26 hours eh. Oo, oo. Halos malapit na siya sa Panay Island. Ipa, pwede mo kasing i-plot yun eh. Oo, oh, oo. Oh, diba ipa-plot mo yun eh. E ngayon, meron GPS yung barko. Nag-trace ng Coast Guard. Umiikot lang, umiikot lang doon sa loob. Ayun. Ayun. May namatay ganun na eh. Pa lang ano nun, sistema. Loop. So doon sila nagpapaihi. Papaihi. Doon sila nagbebenta ng smuggled fuel. Mga kababayan, yung paihi. Saka wala pa yata ng ano, marking. Tama ba? Yung, oh, may meron. Meron, meron. Ah, meron. Na walang marking yung fuel. Yung fuel. Yung fuel, walang fuel, hindi tax paid. Hindi nagbabayad. Kaya, walang marker ng talagang paihi yun. Paihi yun. Mga kababayan, yun yung paihing binabanggit namin. Ito ho yung kung grabe, ano no? Yung langis. Diba? Dala ho nung barge o barko. Diba? Tapos ilalako. Mm. Diba? At ibebe. May mga didikit. May mga didikit. May mga didikit. At ho, may, ilalagay ho yung kanilang mga lagayan doon sa main tanker o kung saan mga barge na pinaglalagyan noong langis. Sabi mo may namatay pang isang crew dyan. O, oh, itingnan ninyo sa kalokohan sa ninyo. Mm. Ha? Mm. Grabe pinsala. Dahil sa pinsala. Mm. Itingnan ninyo ilang bayan yun. Ang hirap check Boeing yung sa Cavite. Cavite pa lang. Cavite. Eh, yung mga Bulacan. Cavite pa lang yun. Pero no, so far sa amin, ang apektadong fishermen, more than 25,000. Ayan, o. Oh. O, biruin mo yan. Biruin mo yan. Fishermen, tsaka market vendors. 25,000, you multiply it by 4, edi easily 100,000 pamilya. Tsaka yung pagkain. Cavite lang yun. Cavite lang. Iba pa yung Bataan. Iba pa yung Bataan. Iba pa yung Bulacan. Mas makikinabang lang sa inyo. Kaunti. Sino ba may-ari nung barge na yun? Yun. Yan. Gagawa ng report sa amin ng Marina for Monday. MT Terranova. Mabuti na lang. Alam mo, magaling yung nakakuha nyo talagang NBI director eh. Oh, yeah, magaling, magaling. Judge. Si Judge. Hindi, tsaka ano yan. Sharpshooter. Alam na kagad ni AD Lito Magno na iimbestigahan namin to. Kaya pinaimbestigahan niya na maaga pa. Ba? Kaya alam na si namin. Lito Magno. Anticipatory. Kaya alam si Lito Magno. Na hindi tax paid ang lakas. Naku. Walang marking. Nalaman nyo. Oh, nag-forensic ano tayo. Nag-forensic analysis tayo. Dahil kaya dalawang krimen talaga yun. Sa Boeing. Una-una. Walang marking. Umikot-ikot, walang marking. Pangatlo, tsaka mahirap doon yung tinotow na walang propulsion, na walang power. May bigat yun. Delikado yung, talaga yun. Aksidente kasi. Sa law, ang tawag namin dyan, quasi-delict. Oh. Aksidente. Oh. Para kang gumawa ka ng mali, pero aksidente. Aksidente. So pwedeng patawarin, pero bayad lang. Pero ito, hindi to quasi-delict. Hindi to, walang quasi-delict. Criminal talaga ito. Delict talaga to. Delicto to. Criminal act ang ginawa nila. Wow. Eh, sino ang mga liable dyan? May-ari ng barko. Hindi, ang Coast Guard pa pinag-imbestigahan din namin. Oo. Kasi namamonitor nila yung movement niyan eh. Eh bakit gano'n? Pinanandog pa rin? Ba't napabayaan? Baka akala nila makakatago sila habang may bagyo tsaka ulan. No, yung ganong klaseng dagat kasi, walang naglalayag dyan na basta-basta. Tsaka alam na nilang ano eh, may parating na bagyo parating eh. Na bagyo. Akala nila perfect cover yung bagyo nun. Nakahirap na. Pero ang... Tsaka nakalukot, tatlo yun oh. Lumunang nalak. Tatlong barko yun. Tatlong barko? Oo. Pero ang pinakamalungkot nga dyan, yung mga pamilyang apektado nung ginawa nila. Oh, grabe, grabe yan. Hindi lang yun. Yung karagatan natin. Yung karagatan natin. Yung karagatan natin. Yung environmental. Environmental crime yan. Mabigat yan. Environmental crime yan. Eh, sana, Sek, mayroong maparusahan dyan. Eto na naman tayo. Hindi, hindi. Wala kami tinitigilan. Alam mo naman, the first time ever nag-payout sila, doon sa oil spill, sa ito Mindoro. Sa Mindoro. Mindoro. Oh. Yung pinakailaban ng DOJ. Yan. Bayad sila. Kasi dati, kapag ganun ganun. Wala yun. Wala pa, hindi nangyayari yan sa kasaysayan. Oh. Pag ganun ganun sila. Pag nawalang, nawala na sa media, wala na. Wala na. Hindi, hindi. Ito, mahigit 80 mil na tao ang nabayaran. Eh, magaling yung nakuha mong, kung ano yun ha? Yung magaling yung nakuha mong... AD. Hindi, yung USEC mo. Yung hindi, magaling talaga Raul Vasquez. Oo. Marami ano ako yan? Na, marami ako naririnig na maganda ron. Ano yan? Valedictorian namin yan. Oo. Sa political science. Oo. At sa retutorian namin yan sa law.
Oh. Magaling ah. Tsaka kwan daw mababa ang loob. Oh. Nitong Yusek Raul Vasquez. Oh. Magaling. Magaling ah. Congratulations Yusek. Sana congratulations ni kay Lito Magno. Lito Magno. NBA. Oh. Umaksyon kagad. Kaibigan natin si Lito Magno. Lito Magno. Biroin mo. At kay NBA director. Ha? Kay NBA director. Si Judge. Judge. Tsaka very active si Judge ah. Hindi. Tsaka napapaliwanag niya ng mabuti. At hindi siya pwedeng paikutin. Communication si Judge. Magaling. Magaling. Hindi siya pwedeng paikutin. Hindi pwedeng paikutin. Hindi pwedeng. Fiscal. SP of War mura. Law enforcer. SP of War. Fiscal. Police. Judge. Police dati. Ngayon, NBI. NBI. Talagang saktong-sakto. Kaya masaya ako at si Judge Jimmy Santiago ang kapartner ni Sec Boying sa paghabol sa mga ganito. Ganito. Eh, kung malakas ang pangamoy ni Sec Boying, eh malakas din to ba? Dating Lespo to eh. Nagkagulutan kahapon nung tinanong ko nga yung timeline. Oh. Tsaka yung distance. Oh. Noong nagkagulutan. Ayun. Tingnan nyo na lang yung Coast Guard. Dahil yung Coast Guard medyo iba yan eh. Takal nga nag-complete ng distance eh. Naku. Eh isipin mo, sila-sila nag-aaway. Yung Balilio tsaka yung Tariela. Oh. Eh, iba pa nga pronouncements, di ba? WPS, sub-WPS pa lang yun. Iba na mamaya. Magbabalikan po natin yan, magbe-break lamang tayo. Oras po natin, 54 na minuto na makalipas sa ika-9 ng umaga. Sabi, no? RH number 1. Hey, magandang umaga po sa inyong lahat. Upo lang ako sandali kasi meron tayong public service announcement. Bago, pakilala ko muna, bago ko basahin si Kong Jonathan de la Cruz, si Sec Boying Remulla, Sen JV, at si Paring Ed nasa CR lang ngayon. Pero bago lahat, bago tayo pumalaot sa mga issue, basahin lang natin itong public service announcement mula sa PAGCOR. Adi ka na ba sa sugal? Lagi ka bang nakakaramdam ng matinding udyok na magsugal? Laging gigil na makabawi sa pagkatalo? Naglalaan ka ba ng mas malaking oras at salapi para sa sugal sa halip na para sa pamilya? Nababaong ka ba sa utang at nagbebenta ng mga ari-arian dahil sa pagsusugal? Kung kailangan mo ng tulong o maging ang isang mahal mo sa buhay, may mga programa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR tulad ng Player Exclusion Program at iba pa. Para sa dagdag na detalye at impormasyon tungkol sa problem gambling, mag-log on sa www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. Isang paalala mula sa PAGCOR, game safely, game responsibly. Yun! Yan. Ito na ulit si Paring Ed. Ang haba nun ah. Haba nun. Sino ba pinapatamaan mo dyan po? Ito muna. Ako mga sabi ko si Chairman kahapon. Chairman Al, thank you. Al, thank you. Thank you. Ito, may mga sana lang, bilisan niya yun sa mga, may mga nag-re- Hai Shin Lu. Si Rito Marcos Tuwaw, Cagayan, please greet happy birthday kay Ma'am. Asawa siguro to ni Gob. Si Maribel. Hindi, February birthday niya eh. Baka si may Gob na ito. Mm-hmm. Tapos si Bong, ba? Bong Melica, palagi nakikinig. Taga San Juan. Taga San Juan, si Bong. Sabi niya. Pero yung nga daw, nahalata niya, nagiging ano daw ang San Juan. Ano na. Iba na. Tapos si Colonel Francis Kabugon. Sabi niya kay Sec, you look young and energetic, sir. Iba na. Watching from Cebu. Palaban na. Tapos si Tamer. Samuel Sia na from Albay. Good morning sa inyo. Bye, ako naman ay bumabati doon sa ating kaibigan. Sana ay panalangin ko ay makapag-isip at talagang lumaban na ulit. Sapagkat kailangan siya lalo na sa ganitong mga panahon. Dating senador Gringo Hunasan. Sen Gringo, magandang umaga sa iyo ha. Talagang kung ako lang gusto ko talagang tumakbo at makabalik ka. Maayos diba? Yan si Sen. Maayos na tao at saka lumileg eh. Nilalabas ang leg sa ang isa pang hirapan siya sa DICT. Ang isa pang ang isa pang nagbabalak yung na maaring kinakausap na ngayon si Pao. Kasi si Pao ang rin-replace niya eh. Sino yan? Sino pa? Si Gilor. Ha? General Eliezer. Kaibigan ni Pao yun. Bo. Pero hindi na ako kinakausap nun. Ha? Hindi mo na kaibigan yun. Hindi. Ganun ba? Ganun? Akala ko siya nag-replace sa'yo. Wala na. It was as good as that day. Ayun. Oh. Eh, huwag na natin pag-usapan. Hindi. Ang napag-uusapan ngayon yung pinalitan niya. Sino Albayalte. Naku, kasama din. Nasa listahan. Kasama. Nasa listahan.
Kasi sa lahat ng hindi pumansin kay Pao, sama natin sa listahan. Di, ano bang ibig? De, dapat tanongin natin si Sec. Tungkol doon, ano ba ibig sabihin nung tungkol doon sa ano? Maliwanag naman yung sinasabi ni Secretary Boy tungkol sa Interpol. Hindi, pero nandiyan na si Sec. Sec, ikaw nga magpaliwanag. Ano ba to? Kasi ang Interpol, international organization yan, kung saan signatory ang Pilipinas sa convention, ang opisina niya sa Lyon, France. Sa France, oh. Pero, ano yan, very active yan hanggang sa Hague, kung saan ang ICC. Kaya may ties talaga ang Interpol tsaka ang ICC. Dala Europol, yun ang nasa harap ng Interpol sa Hague. And sa trabaho kasi ng Interpol, sa buong mundo, nag-uusap-usap ang kapulisan para sa mga krimen na hindi katanggap-tanggap sa bawat isa, ay pwede ipahuli. Kung sakaling tumakbo yung kriminal. Ipahuli yung kriminal kung sakaling tumakbo sa ibang bayan. O kaya kung meron silang warrant kung saan matatagpuan yung tao. Yun. So, ang Interpol, membro tayo niyan. Si Tevez, si Arnie Tevez. Dating congressman na involved sa kaso sa pagkapatay ni Governor Degamo. Kay Governor Degamo at sampu pang tao ay hinuli yan ng Interpol. Humingi tayo. Sa East Timor, nung humingi tayo ng tulong. Ito tanong ko kasi hindi masyadong klaro doon sa mga tao. Itong Interpol ba ay isang organisasyon? Tama. Separate. Pero ito bang Interpol ay talagang pulis? Diba, meron ba silang law enforcers o they will have to coordinate? Hindi, ang bawat bansa, meron silang assigned na Interpol police. Yes. Pero pwedeng mag-travel ang mga police, Interpol police, to coordinate with the other Interpols. Pag meron silang panghuhuli. Kung sakasakali, hindi ba, katulad natin, noong nag-humingi tayo ng tulong sa Interpol, diba, noong binigay natin yung information sa East Timor, tinulungan tayo ng mga local police ng East Timor. Para arrestuin si Tevez. Si dating Congressman Tevez. So, ganun din ang mangyayari kung sakasakali na merong ilalabas na decision o warrant yung ICC, kasi yun yung korte. Hindi po Interpol ang maglalabas. Yung ICC. ICC. Kasi yun po yung International Criminal Court. Pag nag-file ng notice ang ICC, ng red notice, ano yan, it's already a warning to the whole world. Advisory na yan sa lahat ng Interpol units. Natulungan silang hulihin yung taong nasa red notice. Yun ang kaibahan ng red and blue, di ba? Yung red yata, notice. Ino-notify mo, hahanapin mo, at aarestuhin mo, patulong. Di ba? Magpapatulong. Sa red. Sa blue, ay ilolocate mo lang. Ilolocate mo lang. Tapos i-inform mo yung requesting state party kung saan nandun yung tao. Ayun. Pwede mo i-hold tapos i-inform mo yung requesting state kasi na nandun yung tao. Kaya medyo, ano ba tawag doon kong? Medyo controversial na konti. Kasi yung nga, statement ni Sec Boying. Kasi nga dati sinasabi na hindi pwede. Absolutely. Oo. Ha? Hindi na kami miyembro. Wala kaming pakialam sa inyo. ICC. Tumigil kayo. Sa ICC yun. Sa ICC. Oh, ICC yun. Oh. Ito Interpol. Iba to. Interpol na kasi ito eh. Interpol. Pero ngayon, ang stand ni Secretary Boying, abay, gawin ang Interpol kung ano yung trabaho ninyo. Hindi kasi ano yan. Alam mo, marami tayong consideration dyan. There are more than 10 million Filipinos abroad. Nasa iba't ibang borders yan, sa iba't ibang mga bansa. 110 countries. Pag nagka-problema yan mga yan, ang tutulong dyan, Interpol. Isipin mo kung hindi... Ano yan, i-give up natin yung ating membership doon para lang sa ilang tao, para pagtakpa natin ang krimen. Hindi pwede. Halimbawa, katulad yan, hinahanap natin si dating Congressman Tevez, hinahanap ng gobyerno. Sila tumulong sa atin. Interpol tumulong. Tapos pagka sila hihingi ng tulong, di mo tutulungan. Delikado. Hindi, yung nga, yung 10 million Filipinos or any one of those na nagkaroon tayo ng problema, hahanapin natin, di hihingi tayo ng tulong sa kanila. Paano sa amin? Di kayo tumutulong. At least naklaro ni Sec Boying, di ba yung stand ng gobyerno? Magkaiba yung ICC, hindi tayo member doon, magkaiba yung Interpol. Oh, kasi doon sa Interpol ho, ang hihinga ng tulong niyan dalawa eh. Law enforcement eh, yung PNP at pwedeng NBI. NBI, yes. Di ba kaya medyo yung pronouncement na yon doon sa mga posibleng tamaan, kung sakali mang mag-issue ng warrant yung ICC, medyo kinakabahan. Tsaka wala itong patama kahit kanilang particular. Nothing. Individual. Oh. Hindi, wala tayong pinatatamaan na individual dito. It is just... Sinasabi lang natin na given that situation, ito ang... Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Tama naman.
naman. De, tsaka hindi wala tayo binabanggit na kahit sino. Wala, wala naman. We have been, no, we have had a lot of those things eh. Kasi kagaya niyan, meron dalawa dati na isa Korean at saka isang Japanese involved in large scale fraud from Korea. Nandito sila. Eh di pinahanap natin. True Interpol yun. Pinahanap natin yung Interpol talaga, unit. Tama, kailangan makisama ka rin sa Interpol. Dahil minsan, membro ka eh. Tulad nung nangyaki Tebes, tayo kailangan ng tulong nila. Tinulungan tayo. Ngayon, na sila naman ang may hiningi sa atin. Hindi tayo tutulong. Parang pangit malabon, naman. Pangit yun. Hindi maganda. Diba? Tsaka kailangan natin sila. Tsaka, to protect the Filipinos also abroad. Yung kay Secretary Boying lang, ito lang ho yung gawain nung isang magaling na miyembro ng isang organisasyon. Kahit na may tamaan man o, di ba, kung sino, wala ho siyang pinatatama ang specific na grupo o mga tao. Di ba? Eh, sabi nga, bato-bato sa langit. Hindi, tamaan, wag magalit eh. Kagaya nung isang German ngayon, German group na niyari nila yung isang bangko sa Germany. Dito nagtago. Oh, di ba? Interpol 'yon. Oh, pinahanap eh, hindi ko lang maintindihan paano nakakalusot dito sa immigration ng mga 'yan. Halimbawa, tingnan niyo na lang ha. Papapasukin niyo lang dito. May pampalabo. Dahil may pampalabo kayo ng mata, may pampabingi, may pampabobo, may pampatalino. Kayo ang kumita. Ngayon nahabulin ng gobyerno, magkano kaya ang gasto sa Secboying? Di ba mga kapatid? Doon sa paghabol mo, kuha ng information, gathering, susundan mo, etc. Yung babaw, yung isang nahuli daw doon sa bahay ni Secretary Harry Roque. Oh, yun. Diba yung bisita? Ano yung Cambodian ba yun? Chinese na Cambodian. Meron siyang Cambodian passport. Passport. Oh. Pero fake. Pero Chinese siya. Hindi siya talaga Cambodian. Iisipin mo ito. Fugitive pa. Fugitive from justice. Abay, kung tama ang pagkakadinig ko, may kaso 100,000. Ang victims. More than 100,000. Pinapapasok dito ng Bureau of Immigration. Ewan ko naman dito sa Bureau of Immigration. So, tapos pagdating doon kay Harry, sabi ni Harry, hindi naman ano yan eh. Hindi ko naman alam. Korporasyon ang may hawak. Kung korporasyon nga ang may hawak, ikaw naman ang majority shareholder ng korporasyon. Hindi ganun din yun. Hindi ba? Hindi lang individual, kung hindi corporate. Hindi. Yung may-ari. Inilagay nga sa Airbnb yun eh. Yung kanyang guest house o sa Baguio. Benguet. Sa Benguet o. Sa Pinewood Golf Course. Bo, matindi pala to si Baguio 'yun. Ganda 'yun. Wala ka bang doon? Wala ka ba doon? Tayo makapag-bakasyon. Wala. Na-sequester. Nakuha. May mga ano dyan. May mga iba dyan. Oh, pero yun nga ang nakakalungkot lang. Yung mga taong ganyan, sinasabi mo, yung may kaso, German. Nandito. Yung nahuli doon sa bahay, may kaso, sabi ni Pao, ilan? 100,000 victim. More than 100,000. Isipin niyo paano nakakapasok yan dito? Di ba dyan sa BI? Di ba yung BI talaga may problema? Dapat palitan yung mga naan dyan, dyan sa taas eh. Ito diba? Yata yung... Ewan ko lang kung bakit malakas itong si Tansigo eh. Di ba sa Mekong River may parang triangle? hotbed ng mga kung sino-sino mga sindikato yun eh. Ang malupit pa nga dyan, Sek. Ito, narinig ko lang impormasyon ha. Pati yung mga palabas daw, yung mga human trafficking. Pati yan, nakakalusot dyan sa immigration. Meron talaga. Diba? Isipin ninyo, palulusitin nyo lang dahil meron lagay na ilan? 10, 20, 30, 50. Pag yan nagka-problema doon sa bayan kung saan siya pupunta, either kawawa, isa, una kawawa, pati pamilya, pangalawa, yung gastos ng gobyerno to repatriate. Magkano ang gagastusin? Ang laki yan. Assistance national. Naku, laki ng budget. Dahil lang merong kumita sa immigration. Hindi ko po nila lahat, mga kababayan, ha? May maraming... Marami hong magagaling sa immigration. Maraming nangyayaring... Pero dyan sa taas, medyo kailangan magbago, Mr. President. Baka naman gusto niyong tingnan yan. Kahit na bata nung tigatakloban yan. Ay, may kwento nga sa akin. May lumapit kasi nga dahil nanonood dito sa show natin. Na dahil nga sa announcement ni Presidente, so nagpa-planning na yung... legit naman na Pogo, yung kumpanya niya. Tapos sinasabi, punta ka na lang dito sa... I think lilipat sila sa ibang bansa like Cambodia, Vietnam. Hindi pa sure kung saan. Sabi ko, mag-ingat ka. Kasi unahin mo muna yung legality ng pag-transfer mo. Kasi kung sasama ka lang bigla as a tourist,
baka hindi ka na namin o hindi ka matulungan ng gobyerno agad dahil minsan style worker siya. Kasi di ba may pumupunta lang tourist visa tapos biglang ilalagay ka na lang sa warehouse. Kahit i-declare mo kunwari Cambodia ka, sabi ko sa kanya, hindi ka naman sigurado kung doon ka talaga dadalhin. Tapos hanggat wala na, hanggang maligaw-ligaw ka na, hindi mo na alam kung nasaan ka. Pag narinig mo yung horror stories ng mga biktima ng human trafficking, makakaawa. Makakaawa, di ba? Yung mga kunyari. Yeah, ang sa Pogo, doble pa eh. Kasi human trafficking na, may torture pa. May torture. Yan ang mabigat. Yan sabi ang ko nga, yung epekto nun dun sa pamilya, at saka dun sa gobyerno, isipin mo, kunyari, yan ay nakakaawa yung mga kababaihan, pasensya na po, yung iba dyan, marami nagagahasa, paulit-ulit. Pag naririnig mo yung kwento nila. Huwag kayong basta-basta kasi nagpapadala. At pagdating dito, nag-iiyakan, yung iba buntis, tapos may asawa. Balikan eh, paano yung mga nakakahon na? Pagbalik, paano yung mga nakakahon? Mas mabigat yun. Sabi ko nga, ako, nung in-explain lang sa akin ni Secretary Boying, yung first line of defense natin, immigration. Postura natin, yung immigration. Mas naliwanagan ako eh. Diba? Eh kung talagang papapasukin niya ng immigration, at tapos hahabulin natin dito, yung isa naman, yung pabalik, yung papunta, papalabas, mga human trafficking, sana tingnan maigi, Sec, yung Bureau of Immigration na yan. Tingnan na lang natin kung baka naman merong mas magaling diyan sa overhaul. Nakinig naman daw si Commissioner, sabi naman ni Sec Boying. Nakinig naman. Enjoy pa siya. Nakinig naman si Kung hindi siya makinig, nakinig naman silang dalawa ni Sec Boying ang nag-away. ang maraming maraming ganun na nangyayari. Ayun na nga. Kasama natin. Kasama ako sa JC, ayan. Si Norman Tansingo. Hindi ako bilib doon kay Tansingo. Nakikinig naman daw. Nakikinig naman. Diba? Pero at the same time. Kung sa Japan nangyari yan, yung daming ganyan, yung nalusot na sa immigration, anong gagawin nung hapon? Pero, alam mo, Ed, kailangan total overhaul din yan sa agency. Tama naman. Kasi marami rin dyan, naabutan na rin dyan. Tama naman. Talagang plantilla positions, etc. At the same time. Pero, pati ito si Tansingo, dati na raw nandyan yan eh. Ang tagal na raw nandyan dyan. Yung mga chief of staff yan. Oo. Naku naman. Yung pa. Kayo na ho magsabi mga kababayan. Nonoy Libanan at itong Tansingo. Ewan ko. Kayo na ho ang humusga. Magbe-break lamang ho kami. Si parang Ben lang. Oras po natin, 14 minutes makalipas ay 10 AM. Nating dalawa. Good morning, good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla, Senator JB Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Pao Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Good morning. Good morning. Ako lang medyo nung sumusulat ako ng column ng isang araw. Ako yung narinig ko yung hearing sa Senado. Doon sa Committee on Health ni Senator Bongo. Bakit? Parang pinagagalitan ni Senator Bongo yung PhilHealth yung sa pag-transfer ng funds ng DOF doon sa extra excess funds ng PhilHealth ng mga 89 billion. 'Di ba parang paulit-ulit yung sinasabi ni Senator Bongo na 'di ba ganito ganyan. Alam mo ito tanong ko Senator Bongo. Kung sana hindi ka pumayag, 'di ba? 10 ng ibang mga legislators. Pasensya na si NJB. Nailagay yung rider provision doon sa 2024 sa GAA. Di wala sana tayong problema. Ang problema lumusot yung rider provision na yun eh. Na pwedeng yung excess na pondo inbound. Pwedeng kunin ng DOF, 'di ba? Di sana wala kang hindi mo pagagalitan yung DOF at yung PhilHealth. 'Di ba? Ang tanong ko nga makikita naman sa records yun eh. Sino ang nag-insert ng rider provision sa GAA. Sa Bicam. Pero ano yan? Yung logic maganda eh. Alam mo, pagka yung perang yan na natutulog lang sa PhilHealth, ay pinatutulog lang nila, may binabayaran tayo interest dyan. Or any government agency. Pero pag hinawa ka ng DOF ulit, di ba? Kahit na sabi natin interest, in-involve muna, pwede na lang i-invest yan para yung cost kumita. Ng money ay hindi na magiging ganun katakas. Hindi natutulog. Ang problema lang, mukhang natutulog din sa pansitan yung presidente ng PhilHealth. Diba yung si Ledesma ba yun? Nakita mo ba kung sumagot? Parang siya ang may kagagawa na lahat eh. Hindi defense man. Hindi siya finance man. Hindi. Sabi nga sa akin, alam mo, hindi mararamdaman niya ng PhilHealth na si Ledesma. Batang Forbes Park yan tsaka Dasmariñas eh.
Hindi nakatikim ng government hospital yan eh. Hindi, alam mo, naging problema niya. Ito ah, kay Mandy. Ang naging problema niya, yung mga regional directors ng PhilHealth Artat, nandi dyan pa eh. Yung mga dating nagkakaroon tayo ng problema tungkol dun sa mga excess na mga billings, etc. and everything, nandi dyan pa yung mga tao na yun. At kailangan niyang ayusin yung mga tao na yun. Ako, wala akong problema. Natatawa lang ako kay Ledesma eh. Kasi maganda naman sinasabi niya, nag-improve yung mga packages, yes, no? Ng PhilHealth, na ang dami nang pinapasok yung mga na kidney, sa cancer, sa fund, no? Meron assistance chemo. Eh hindi ikaw may gagawa niyan, kagagawa niyan dahil yan sa universal healthcare. Oh, nasa batas diba? Yan eh. Wala hindi ka naman choice, condition din eh. Provided. Pero sa akin lang, Ed, ako po ang sponsor ng universal healthcare law. Si Secretary Ralph, ako naman, tiwala, hindi niya papabayaan kasi siya ang principal author ng UAC. Siya po ang unang nagpasa ng, siya ang unang nagpasa ng bill. Ako lang ang sponsor, pero ang author, si Secretary Ralph. Ang sa akin, yung declaration kasi ng excess, ang may ano dyan, ang PhilHealth. Sa akin, tapusin muna natin yung mga beneficiaries, no? Kung lahat nabigyan na, wala na pumipila, di ba? Yung mga hospital na naniningil, nabayaran na, di ba? Customer first, di ba? Tapos meron tayong pending bill ngayon na ibaba ng yung interest, no? Nandun din na sa batas yun na kung may pondo PhilHealth, unahin yung pagbaba ng premium para hindi mahirapan, yung beneficiaries increase. Tama. That before you declare an excess, so nasa PhilHealth yun, eh hindi mo masisisi ang DOF, syempre naghahanap yan ng pondo na natutulog para magamit to stimulate our economy. Eh kasi kung diba? Natatandaan ko, no, isang meeting o isang hearing last year yata, eh tinitignan yung pera ng PhilHealth, eh sinasabi wala. Tapos biglang ngayon bibubulaga na meron na palang 500 billion, 89 billion. Alam mo yan, yung kritiko nito, kung meron lang silang pinapakitang katiwalaan sa nangyayari, eh baka sakali maniwala pa ako sa kanila. Pero ito, in aid of pala ito. Eh, in aid of re-election, kung pakikinggan mo si Senator Bongo. Diba? Ganun ba? Eh, paikot-ikot lang eh, diba? Sabi ko nga, Senator Bongo, eh, pasintabi na sa inyo ha, eh, kung talagang gusto ninyo yan, dapat nung bycamp, pumalag kayo. Diba? Hindi na isingit yung provision. Na huwag isingit yung provision. Na walang rider. Eh, walang pumalag sa inyo eh. But more than that, even prior to that, yung mga anomalya nung panahon na PhilHealth na sinasabi, eh anong nangyari doon? Yung ngayon gusto natin malaman. Ang dami niyan. Ang dami no, mas marami yun. Yung mga scam. Diba? Yung mga eh palagi ko nga nakakontribute yun doon sa pagkuha ni Sec Boying sa puso niya eh. Diba? Kasi isa si Sec Boying doon sa mga nag-isa doon sa PhilHealth eh. Naalala mo yun, Sec? Doon sa House of Representatives. Regional, yung mga regional directors noon, lahat kung ano, overbilling. Si Kabatbat, si Congressman Kabatbat, inano nga yun. Inambush ba? Inambush yun eh. Pero dapat talaga, sa lahat na sangin ng gobyerno, bawa PhilHealth, kung may mga ganyan, yung mga cataract scam, upcasing, dapat meron talaga managot para may magtanda. Ang problema sa gobyerno, wala natatakot. Kailangan wala talaga may makulong. Ang dami-daming hearing nun. Ngayon, marami silang ano, pinabayaan na nakawala na lang. Excesses. Yes. Mga crimes, tinolerate na ni Duque. Ngayon, kailangan yung tungkol sa excess funds, importante, mabuti ngayon, budget hearings, importante yun kasi dapat lahat ng agencies, whether it is national government agency, GOCC, or local governments, tinitignan lahat. Kasi may balita, yung local governments ng Metro Manila, ang excess, ang kanilang nakakabangko lang na hindi nagagamit. At ngayon, madadagdagan ulit ngayon kasi magkakaroon ulit na additional budget. As of last year, 63 billion. Oh, nakita mo na 'yon. Underutilization. So, ibig sabihin dito, yung mga local governments, governments. Yeah, maraming ganyan na mga sitwasyon. Maraming walang capacity. Oh. Either hindi nila nagagamit dahil walang capacity o yung sa akin, may gusto silang gawin. Yung sa akin lang, yung definition ng excess funds, 'di ba? Sabi ko nga kay Pau, halimbawa si Sai, yung misis mo, binigyan mo ng 20 mil kada buwan, 'di ba? Oh, ito ang panggastos mo ha. Oh, nakita mo ngayon after one month, nagsha-shopping si Sai. Yung 10,000, sabi niya may savings ako. Mm. 'Di ba? Itong 10,000 is pansha-shopping ko. Pero malaman-laman mo, hindi binayaran yung tubig, hindi binayaran yung Meralco, hindi binayaran yung Wi-Fi,
hindi binayaran yung kuryente, matatawag mo bang savings yun? Oh, hindi. Yung nga, sinasabi kay Pao, kasi ang agreement nila, lahat ng mga utilities siya, sa kanya. Okay. Ayan, parang ganun lang ginu yung PhilHealth. Oh. Diba? Lahat ng obligasyon, unahin. At services, kung may ekstrang pera, yun ang excess. Ibalik dun sa mga miyembro by way of reducing yung contribution na inakyat nila to 5%. Tsaka ano, ako presently nag-file ako ng bill ng amendment to the UAC, specifically adjusting. Ibaba muna, ibalik muna sa 4% para maka-recover muna sa pandemya. And it's a LEDAC measure. No? Pero ako okay, ha? Okay naman, malapit na. Siguro by Monday, hopefully, maklose na namin ang period of interpolation. Hanggang October na lang yan. Oo. Abay, ano na yan? Na ulit yan. Lahat yan. Lahat yan. Ilan ba re-electionist kayo? Pito. Francis Tolentino. Bongo. Yes. Bongo. Bato. Aimee. Pia. Pia. Bong Revilla. Bong Revilla at saka Lito Lapid. Nako, ang mga mabak. Ito lang, yung lima. Kaya in aid of legislation ako, ha? In aid of legislation ako dito sa hearing na to. Kaya nung sinulat... Or the UAC amendment. Kaya nung sinulat ko yun, sabi ko, yung mga in aid of re-election. Hindi ka naman re-electionist. So hindi ka saka meron akong pending bill. May pending bill tayo sa ano, sa UAC amendment. Dito sa 2025, sa Niangara. Grace Po. Grace Po. Nancy Binay. Nancy Binay. Katulad ni sa ni DepEd Secretary ngayon, dating Senador Sani Angara, kung meron dapat unang pumalag siya doon sa rider provision. Siya chairman nung Finance Committee. Saka sa BICAM eh. Si Grace po nakadalawang term na. Di ba? Yes, nakadalawang term na. Nakadalawang term. Ay nako, kawawa. Yan na, pero alam mo, basta't ganyan kasi, nasasayangan ako na yung mga may institutional knowledge na, kailangan pang magpahinga. Pahinga. Makatakbo sila ulit. Oh, eh, ang mangyayari naman, ipapasa lang doon sa anak. Papasa lang sa anak. Papasa sa kapatid. Lalo naman na kayong dynasty. Oh. Kaya ano na lang yung tao magtuloy. Kasi ma-enrich yung kanyang... Yung ano, no? Segboy, yung term limits, parang lumala pa yung dynasty. Nagkaroon. Wala. Gagraduate yung... Lumala pa yung dynasty. Gagraduate yung anak, yung ina, yung ama. Lilipat sa asawa, lilipat sa anak. Tatakbo vice mayor. Ako na... Karon na chance. Oo. I would have stayed in Congress. Ganun ba? Tuloy-tuloy ako, tuloy-tuloy. Oh. Tama naman 'yun eh. Kaya lang walang choice. Hirap ng bago na naman eh. Oh. Mag-aaral lahat, etc. Bago lang tayo magtapos ha, eh pinag-uusapan din yung baha doon sa Senado. Oh. Next week, pag-usapan natin 'yan, yung master plan. Parang nakuan lang ako kasi bakit si Secretary Manny Bunoan lang ang talagang dinidiin nila? 'Di ba? Eh kung isa lang ang tatanungin mo do kung bakit nagkaganyan, naandun lang sa Senado eh. Dapat tinawag nyo na lang eh. Di ba? Chairman? Ay, dating 6 years na public work secretary. Eh di ba naandun? Oh, si Mark. Di ba ikaw mag-explain ka? Meron pang isa. Nag-MMDA chairman din. Naandun din. Oh, hindi ba dapat kayong dalawa magpaliwanag? Bakit nagkaganyan? Walang master plan. May master plan. May master plan. May master plan. Ang chairman ng committee. Ang problema lang, yung master plan hindi nasusunod, yes, na pagpapatsi-patsi kasi pinaghahatian yung pondo. 300 billion a year yan ha, ang pondo for flood control. Ginagawang dredging. 1 billion a year. Ginagawang dredging, slope protection, iba. Drainage improvement. Iba. Na hindi yan ang makakasagot sa baha. Kailangan natin yung high impact projects. Naku, basta kung meron kayong gusto dyan, tanungin nyo na lang kay... do sa dalawang naan dyan. On that note, na tayo. Okay. Baka kung saan pa tayo mapapunta eh. Oh. Saan ba lakad natin ngayon? Marami. Hindi sila invited. Pag hindi nyo alam, hindi kayo invited. Pawski! Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Jay Bears, ito po. Muli, sa susunod na linggo, mabuhay kayo. Ito po si Boyeng Remulia. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Boy, mula sa bayan po ng Paranaque at sa ngalan po naman ng ating mga kapartners, di ba? Si General Widodi, na hindi ko alam kung nasaan ngayon. Nasaan na naman. Ambassador Teddy Boy Locsin. Saan ka man naroon? Bumabati ako doon sa nakikinig pala sa atin. Nabati ko na kanina. Senator Gringo Honasan, good morning. Sana makabalik ka ulit sa Senado. Ako po si Ed Davier. Nagpapasalamat po sa pakikinig niyo sa Executive Session. This Executive Session is adjourned. Salamat po. Facebook, thank you.